My name is Mark S. Byong from Biporlos, Eastern Samar. Kayo po yung mayor? Opo, ako po yung mayor. Supposed to be yung biyahe is 1.5 hour lang, pero ang nakuha namin ng mga 8 hours kasi sobrang tagal talaga ng biyahe. Kasi kailangan namin buhatin, kargahin yung mga motor namin para makapass lang kami. Kailangan talaga namin kasi parang napansin ko na wala po talagang I took the initiative na lang, sugal talaga eh. Kasi kawawa na, nagugutom na yung mga tao namin. Kulang na yung pagkain na prepare namin para sa bagyo. And it's only day one. Paano kaya yung day two pa, day three? So parang I took the initiative na parang kailangan ko pumunta rito para mag-ask ng help. Basically, to ask help, magmakaawa sa kahit kanino para magkaroon kami ng pagkain doon. Pagkain, tubig, at saka kahit paano shelter man lang. Pag alis ko po doon, I could definitely say all 95 to 98% ng mga household destroyed. Literally destroyed. And everything for our LGU to operate is destroyed. The patrol cars, the ambulance, the what you call it, fire trucks. Yon, so sira na siya, tsaka yung munisipyo mismo namin totally damaged, lahat ng mga paperworks basa, the police station inoperational. Buti na lang wala kami mga preso. Kung may preso kami siguro nakawala na. The fireman's house wala rin. Schools, every classrooms are destroyed. Even our covered courts na sana yun sana magsisiktan namin refuge. Wala kasi kami evacuation center eh. Our evacuation center supposed to be implemented this year. Hindi lang umabot. Bigla namang bumagyo ng ganito. Eh, halagang sobra talaga yung ano niya. This is Yolanda's. Ito sa akin ni Undersecretary kagahapon, hindi raw siya storm surge yung nangyari. It's called severe wind sa town namin. Severe wind, you can imagine na talagang dalawang bahay na magkatabi, hindi mo makita kahit nandiyan na. 6:30 a.m. Sobrang kapal ng hangin tsaka ng ulan. Pero yung ulan namin, hindi masyado, pero yung hangin talaga, devastating talaga yung hangin. Wala naman kami, not like here in Tacloba na malunod yung tao. Sa amin, ang mga cause ng pinamatay is nabagsakan ng wall or wala pa akong narinig ng incident na nasugatan, na parang nalunod wala or tinangay ng dagat. So far, wala. So iba yung naging sitwasyon? Iba ang sitwasyon po doon sa amin. As of yesterday at 10 a.m. pag alis ko po, sa town ko, 9. Sa poblasyon, 2. Sa 3. Sa Barangay Higoso, which is a coastal barangay, 2. Tapos sa isang barangay, doon sa Salvation, 4. Yung apat na yun is parang isang pamilya daw ata yun na nag-seek refuge sa church. Even the church, hindi po talaga, syempre, waray-waray peoples are very tight on their
religion, so they thought that the church is very, pagbibigyan ba ng Lord natin, hindi talaga pinatawad ng bagyo. So, and then dumaan na po ako sa Balanhiga, sa kaibigan kong mayor, kay Mayor Biscoy. Pagdaan ko po doon, ang report sa akin doon, nasa 30 na daw, yung patay doon. And then sa town ng Lawaan, Eastern Samar, nasa less than 20, around 18 po ata, or 19, I forgot the, ano, yan, dinisita ko yung mga mayors namin na dalawa. Gusto ko sana pumunta ng Kinapundan, but parang it's out of the way. Oo, pero yun. And I heard may mga taon dumaan from Giwan. Mm. From Giwan na dumaan na sabi nila na ano daw sila, sobra daw maraming patay. But I'm not sure how many, sabi. Oh, kung kaya nga kaya, kung if I have the power to display the state of calamity, I will also do it. But to tell you again, everything for our LGU to function is destroyed. Everything talaga. For message for our people from Region 8, especially the Estehanons, be matibay. Waray-waray good kita. Waray lai ni. Parang pagsubok lang ato nito ng ating Ginoo, sana tibayan lang naton at huwag po sana tayo mawaray at buot. Magkaroon tayo ng disiplina. Sa maging basa, maging matibay tayo at lagi tayong huwag natin kakalimutan ng nasa taas. Magdasal po tayo.